Welcome to my channel, guys. At magandang araw. Merong amplifier dito. Ang problema niya, maingay yung output, maingay at saka maugong. Yan ang gagawin natin ngayon. Yan ang bigyan natin ng solusyon. At hanapin natin kung saan banda ang problema. Sa main amplifier ba o doon sa may tone controls niya sa preamp. Ayan, bukas na yung ampli. Unang-una, test natin yung speaker out kung may DC. Kasi kung may DC, talagang maiingay yung ano niyan, ang output niya. Gamitan natin ang tester, naka times 10 tayo sa DC, tapos sukatan natin yung speaker terminal, left and right. Ayan, pumapalo yung tester natin, guys, kaya rounded yung main amp natin. Magpapalit tayo ng mga transistors, driver transistor, saka mga resistor kapag ganyan ang problema. Magsukat muna tayo ng voltahe. Sukatan natin yung positive 8 volts at saka yung negative 8 volts. Meron siyang 7.84. At meron siyang negative 8. Okay yan, guys, ganyan, okay. Nag-signal tracing muna ako. Gumamit ako ng ibang amplifier para matrace natin kung may out ba galing dito sa may function IC niya. Dito pa lang, guys, may problema na tayo, walang out dito. Kaya
Mahalaga din to, signal tracing. Papalit tayo ng IC dito. Yung dalawang IC pala dito, parehas na 4052. Function IC. Ito muna ang unang palitan natin kasi dito ang input ko ginamit. Dito siya una pumasok. So na guys, napalitan ko na yung IC na 4052. Kaya naman ako nagpalit nito dahil nung kinabitan ko ng speaker yung out terminal para i-testing, wala akong marinig na sound. Kahit mahina, wala. Puro ano lang, puro ingay, garalgal. Ugong, yun lang ang naririnig ko. Kaya nag signal tracing ako. At nalaman natin na dito pa lang, wala na siyang ano, wala nang out papunta doon sa min amp. Dito pa lang sa function IC, function switch IC, dapat may lalabas yan dito, papunta dito sa may harap, dito sa may tone control preamp. Kaso wala. Kaya subukan natin ngayon kung meron na. Wala pa rin siyang audio out dito sa may board na to, sa may function switch board. Ito naman isa ang palitan natin. Ayan guys, napalitan ko na yung pangalawang IC. Testing na natin. Press natin. Guys, meron na oh. Meron na. Ayos. Dito naman tayo sa may harap, sa may preamp, mag-troubleshoot kasi walang out. Ito kasi papunta doon sa main amp. Dito. Kaso wala pa rin tunog. Dito tayo mag-concentrate naman sa harap, sa may may mga tone controls. Ito nga pala yung pin out ng 4558. Yung 1 pin 1 out 1.
Tapos yung pin 7 out to. Kaya pwede yan out left or out right. Tapos pin number 2 in 1 negative. Pin number 3 in 1 positive. So pwede tong right in. Tapos itong pin number 4 negative VCC or negative supply. Tapos yung pin number 8 plus VCC or positive supply. Pin 7 auto. Pin 6 into negative. Pin 5 into positive. So pwede itong left input. Tapos pin 7 left out. Tapos pin 1 right out. Importante nang malaman yung pin out ng IC para sa tracing at saka kung may supply din na mapasok. Magsukat muna tayo ng voltage guys sa 4558 IC preamp. Ayan, wala nang supply dito sa pin 1 guys. Kanina kasi may 7 volts. Katulad sa pin 8. Yan, wala na o, zero na. And guys, meron ng ano dito, meron ng out kanina, wala to. Walang tunog. Ngayon, meron na o. Kabila rin. Ayan o. Ako dito sa my master volume. In. Ito naman out. Try natin testing sa speaker terminal. Testing na natin oh. Lagyan ko na ng speaker. Meron na sa right. Kaso sa left wala. Wala oh. Sa right lang meron. Kaya i-trace natin yan kung saan, saan nawala yung signal na yan. Palit muna tayo ng master volume ito. Ito muna kasi nagluloko. Yung mga tone controls nya, yung treble bass. Tsaka palit muna tayo ng mga tone controls. Kasi sira din ang mic nito. Tapos luloko yung ano. Yung bass treble. Kisi niyo muna.
isang kanyo lagyan ng tinga, kasi pag hindi kiniskis, hindi kakapit yung tinga. Dito na ako ngayon nag troubleshoot sa main amp, kasi nga kanina medyo maingay pa rin ang ano niya, sound sa may speaker kasi may DC. Ngayon pag testing ko pala kanina, bumigay yung ano, fuse, bumigay yung fuse, kaya tinanggal ko na lahat yung transistor, yung ganito. Binaklas ko na lahat. Ito yun. May isa na shorted. A1941. Ito naman pamalit ko. Ngayon, ang mga nakita akong sira, mga resistor, mga kinalawang na resistor. Okay naman yung mga transistor niya, wala akong pinalitan, mga resistor lang, mga kinalawang. Tapos yung isang power transistor na A1941. Ngayon, check natin kung may DC. Out pa ba yung papunta sa speaker, kasi pag mayroong DC, garalgal, maingay pa rin yun, uugong pa rin ang ano noon, ang sound. Ito pag check ng DC, sa DC bias muna tayo, kasi ito, itong dalawang to, ito yung C, C5198 sa concert na 502, ito yung dalawang magkatabi na to, C5198, tapos yung dalawa naman ito magkatabi, ito yung A1941. Itong dalawa ganun din, A1941, tapos dito sa tabi C5198. Ngayon itong banda rito, ito pala yung base, tapos collector emitter. Yung collector nito sa C, positive, mga 49 volts higit ang supply. Tapos yung sa A naman, negative ang supply niyan, negative 49 higit din ang supply niyan. Kita ko muna kung ano, kung yung supply nila, yung negative at saka positive na 49. To sa A, negative to dapat. Ay, negative 48 lang pala, oh. Negative 48. Oh, negative 48.9. Tapos yung sa C naman, ito yung positive, 48.
Yan, positive 48.888. Yan. Ngayon sa DC bias naman tayo. Sukatan natin kung may mataas ba yung DC bias. Naka times 10 tayo sa analog tester, tapos dito sa base. Dapat walang palo, guys. Ayan, oh, wala. Ibig sabihin, okay. Okay yan. Wala nang, hindi na grounded yung ano natin, board. Kabila naman tayo dito, dapat wala rin. Okay, wala rin, oh. So ibig sabihin nito, clear na yung ano natin, main amplifier. Dito naman sa speaker, ayan, wala rin, oh. Okay lang yan, may galaw na kaunti. So, ang gagawin natin ngayon, ibalik na natin yung mga power transistor niya. You can play another song for me. See, you should ask these people if they want us to come back and play soon. Okay, so